Pastor, mag-record daw. Ayan. Ayan, okay. Sige, share na po ako ng screen. At siguro po maganda na masimulan ko po muli kung paano po natin ngayon talagang maaral ang pag-awit. No? Isa-isa po kayo ngayon na nakikita ko kung paano. Kaya mas maganda po ma-address ko kung ano yung need na i-improve and ma-attack po kaagad natin na talagang maiayos. Okay? So, sa pag-awit po natin, naalala niyo pa ba yung mga technique? Pwede po ba kayong kumanta ng isang kanta? Yan. Ngayon, hindi na recorded. Yan. Actual na po. Pakinggan ko po ang inyong kanta. Ay, sandali lang po. Nawala po ba ako? Hindi po. Ano yan? Ay, naano ko yung ano. Ay lang po. Nakikita niyo yung video ko? May video ako? Nakikita ko po kayo. Ah, nakita niyo ako? Bakit kaya sa akin ay nawala? Nawala ako eh. Kala, Ano kaya nangyari? nakikita ko po kayo. Sige po, kanta lang po kayo. Teka lang. Pwede mo ano? Sandali lang po ah. Hindi yung aking... Ayun pala. Kahit chorus lang po. Okay po. We will see. We will know. Like we've never known before. We'll be found. We'll be home. We'll be yours forevermore. That the waiting will be over and the sorrow will be healed. Nawala ako ba? Sorry. Yun na po. Nawala ako. Oo, sige po. Okay, sige po. Salamat po sa pagkanta ninyo. Hindi po ako familiar sa song. So, Apa. ang mahalaga po doon talaga, pagka hindi alam ang song, naintindihan ko dapat yung message ng song. So, hindi lang basta sapat yung maganda lang yung boses, kundi na-communicate niyo yung message ng song. So, meron po mga lyrics na kailangan pa po nating i-pronounce maigi. Yan, okay. And maganda po yung song, no? At ano nga bang tawag dito? Sa pagkanta po ninyo, yan, medyo kapag ka nawawala po kayo, dapat hindi nyo mapahalatayan. Yan, okay. Pero dahil hindi ko po alam yung song, hindi ko po maduktungan. Pero later, ang kailangan po natin, pagka kumakanta po tayo, yan, parang as i-pretend nyo po na parang alam nyo pa hanggang matapos yung song. Yan. Oh, anyway, okay lang po. Good. At least, ngayon po ay on the spot kasi pinakanta ko kayo. Hindi nyo napaghandaan. At yun yung gusto ko para makita ko kaagad kung ano dapat nating i-address po dun sa need ninyong inubo. Yan. Okay po. So, magsimula po tayo sa ating pong pag-address ng dapat na technique pag umaawit. So, simulan po natin uli dun sa bawat kinds of tone na pinoproduce ng mga singers. Katulad po natin lahat ng kumakanta. So, merong unang-una yung throaty. No, yung throaty talagang kapag kumanta, naninigas po itong leeg. Tapos lumalabas yung litid. Yan. Yun po yung sinasabi nating throaty. Tapos pagkatapos kumanta, masakit po lalamunan. Parang may hiwa. Yan. So, ibig sabihin yan, hindi po yan healthy sa atin. At in the long run, pwede po tayo magkaroon ng nodes dun sa ating vocal folds. Kaya, delikado rin po na lagi tayong kumakanta ng throaty style. Okay, so yan po yung common na ginagamit ng mga tao talaga na hindi pa natututong kumanta talaga ng proper. Okay, pangalawa po, yan yung nasal tone. Naalala po ninyo yan? Naalala niyo po yung nasal tone? Sige, kindly pinch your nose. Yan. Yan. Sabihin niyo po, pinggan. Pinggan. Yan. Sabihin niyo po, plato. Plato.
Yeah, dapat magkaiba yan. Hindi ngongo yung plato. Sige, ulitin nyo po. Gawin nyo pong sabihin yung plato ng ngongo. Okay po, pinch your nose. Plato. Ayan, gawin nyo pong ngongo ulit. Plato. Yan. O Plato. gawin nyo pong hindi ngongo. Clear. Nakapinch po. Pinch po. Plato. Yan, okay. So, very good. Sige, tatanggalin nyo na po. Ibig sabihin, kaya nyong i-produce ang nasal tone at conscious kayo paano hindi maging nasal. Okay po, kasi Apo. na-produce nyo yung plato na gogo, plato, at plato. Yan. So, kapag ka nasal tone, dapat M, N, and G lang ang gumagamit ng nasal tone. Ay, Mahirap po kapag teh, nasal hindi ko tone po kayo lahat. narinig, sorry. Okay, M, N, Nawala N, po G. ata. Nawala po ako. Hello? Hindi ko na po kayo marinig. Sorry. Hindi na. Hello? Yan, Yan po, okay okay na na? po ulit. Okay. Nawala na. Sige, M, N, N, G ang ginagamitan ng nasal tone. Kasi katulad po nito, nasal tone lahat ng ginagamit ko. Maliwanag po ba? Medyo? Ano po? Yan. Mukhang Oh. hindi maliwanag. Nasal tone lahat yan. Yan. Oh. Pero pag hindi nasal, yan. Clear po ba? Yan. So, yan po. Pag kumakanta tayo, dapat hindi laging nasal tone. Ewan ko kung nakarinig na kayo ng tao na kapag nagsasalita, alam mo ba, kapatid? Yan, di ba? Yan, nasal tone. Yan. Yun po, kapag kumakanta tayo, hindi clear po lahat ng words. Okay? So, M, N, and G ang ginagamitan ng nasal tone. And, tinatawag din nating chest tone yung mga mabababang tono. Sabihin nyo nga, mababa. Sabihin nyo nga po, mababa. Mababa. Yan. So, may vibration po yan sa dibdib. Kaya tinatawag nating chest tone. So, all low tones ay gumagamit na ginagamitan po natin ng chest tone. Pero sabihin nyo nga po, high tone! High tone! Yan, di ba? Walang vibration dito, nandito po yung pressure. High tone! Kaya tinatawag po siyang head tone. Head. Okay? At tinatawag din natin siyang falsetto, false voice. Hindi nyo siya natural voice. Kasi, woo! Gawin nyo nga po. Ayan, no? Di ba? Hindi naman yan ang speaking voice nyo. Hindi rin yung ginagamit yan. Hindi yan yung natural nyo. Kaya tawag dyan, falsetto in Italian word. False voice. Yun po yung, yan, dyan po nakuha yung falsetto. Okay? And eto ngayon, sa lahat ng mga tones na yan, dapat supported ng diaphragm tone. So, yan po yung diaphragm is a sheet of muscle na tumutulong para maka-inhale po tayo at maka-exhale ng tama at kontrolado. Because of the diaphragm, kontrolado natin yung hangin na pwede nating ilabas habang kumakanta. At kapag supported ng diaphragm, mas maganda yung tono, mas maganda yung labas ng boses. Kaya dapat ma-memorize ng diaphragm paano siya gamitin ng tama. Okay po, so yan ang aaralin natin. Yung diaphragm tone. Later on, lagi tayo mag-exercise ng mga diaphragm tone. Okay, so una, yan, exercise na po natin yung dog panting. Yung hingal na aso. Yan, kayo nga po. Yan, okay, dapat makita ko po yung half body ninyo. Yan, dapat makita ko yung chan. Yan, sige nga. Okay, ulitin nyo nga po. Wala pong sound. Hangin lang. Yan, okay, good. Pwede po bang pahawi ng buhok para makita ko yung shoulder. Okay, ulitin nyo nga po. Yan, okay, good. Ayan, nakikita ko po. So, yan ay isang pagpa-practice para malaman ng diaphragm at kayo po maturuan yung diaphragm paano siya gamitin pag nag-inhale, exhale. Kasi yung pinupush nyo yung air palabas pero hindi nyo namamalayan na
habang kayo nag-automatic, nag-inhale kayo, nagagamit yung diaphragm. Tingnan nyo po, ulitin nyo po ulit. Ulit. O yan, o. Diba? Para siyang biglang babalik na nalalaki kasi nag-inhale kayo, pero hindi nyo sinasadya. Okay. Yan, diaphragm yung gumagalaw, hindi po itong shoulder. Okay? Ah. So, dog panting. And then, pangalawa, yung laughing. Okay, tawa po tayo ng isang halang. Ha! Ano nga po? Ha! Ha. Yan. Dalawang ha, 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 ha. 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 Yan. Okay, gawin nyo pong tatlo. Ha, ha, ha. 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 Yan. Okay, so dapat ito yung gumagana. Napapansin nyo po. Nararamdaman nyo po na yung hangin pinupush nung tiyan. Parang ganon. Opo. Ulitin nyo nga po, tatlong beses. Ha, ha, ha. Yan, oh, nararamdaman nyo po. Ha, ha, ha. Gagalawin dyan. Sa tiyan nyo, merong nagpupush ng air papalabas. Yun yung diaphragm. Okay, so yan po yung dapat nating masanay na gamitin yung diaphragm. Okay, and ito po ngayon, nagagamitin natin yung 10 seconds up. Prolong the sound for 10 seconds. Ready, go. Go. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Cut. Okay, ba mahaba pa? Pero hindi ko po naririnig. Tama ba na? Parang hindi ko siya masyadong narinig. Okay. Nakamute kayo. Nakamute pala Nakamute ako. Yan. Sorry po, ako pala Alam mo, may problema. Kala ko Charlie. kayo na stroke. Sa ate Kate, naka ganyan. Sorry ko, bakit kaya nakaswal na mo taga si ate Kate? Kayo pala. May signal ko na pala. Ayan, anyway. Sige po, i-ano po natin, tuloy po natin. At ngayon ay tatry ko po na ang tawag dito. Ituloy po natin yung ating pagpindot ng sharp and flats para po ito ay talagang dapat master po natin pagdating ng pag chords natin, pagtugtog natin ng chords. Okay? So, yung sharp, okay na po tayo. Sige nga po. A flat. Pakipindot nga po yung A flat. A flat po. A flat. Ay, sorry. Yan. Okay. Tapos, D sharp. Dog sharp. Yan. G flat. G flat. G flat. Napin na po ang G and then left or right. Yan. Okay. So, mamamaster din po natin yan unti-unti. At I hope na sa mga susunod po. Ito. So, itong flats natin and sharp. Yan. Ito po yung sabay twos. Anong pangalan po ng black key? Sabay twos. Yung una. C sharp or? D sharp. Ano po? Ah? Yung una po, anong pangalan ng unang black key sa by twos? C sharp. Or? D sharp. D flat. Yan, okay. So yan ay C sharp or D flat. Tandaan niyo po, ang katabi niya ay C and D. Yung white keys niya. Yan. So yung pangalawa sa by twos na black key, anong pangalan po niyan? D sharp. Or? D flat. Yan. Okay. Sabay threes po tayo. Ano pangalan ng first black key? F sharp, G flat. Or G flat. Yan. Ano? G flat. G flat. Yan. Okay. Next, yung second, sabay twos. Ay, by threes, sorry. Second G flat. A flat. A flat. G ano sharp, po? A flat. Yan, G sharp or A flat. And A-flat. Then, yung pang third na black key.
H sharp B E flat. flat. Very good. Okay, tandaan po ninyo yan ha. Kahit magtalo-talo po tayo. A sharp yan. Hindi. B flat. Kahit na po magtalo kayo, magkagalit pa kayo. Iisa lang po yun. Okay? Okay, next. Ngayon po, ang gagawin natin ay itong principle na ito, hindi po talaga mawawala sa atin lagi. Kaya kailangan ma-master po natin yung muscles have memory. Ang mga muscles po natin sa fingers, mamememorize kung saan siya pupunta na kahit pikit mata, alam niya na kung paano yung C, paano yung G sharp, ganyan. Okay? So, kailangan tama yung pagpindot po natin. And practice makes permanent. Eh, dapat tama ang ating pagpapractice lagi. Straight body, round hand, and dapat ating pong pagtugtog, hindi tataas yung shoulder. So, lagi pong i-check po ito lagi. Straight ang back. Yan. Dapat itong shoulder natin hindi tataas. Dapat relax siya. Okay? And yung elbow natin a little higher kasi kapag hindi, gaganong kayo. Tataas itong shoulder. And then sit. Yan. Hindi naman kayo nakabench ngayon pero ang pinakamahalaga po niyan, yung pag-upo po ninyo, hindi magkukos para mag-slouch kayo. Okay, so mayroong mga upuan kasi na kapag nakaganito, pagka gumanon, mapapaslouch ka. Yan, so ingat po kayo doon sa upuan na yun. Dapat yung hindi ka mapapaslouch, dapat straight yung ating katawan, yung ating shoulder ay relax and feel flat on the floor. So yung mga upuan ninyo, baka nakaganon yung mga paa nyo dyan. Okay, dapat naka-flat para hindi pangit tingnan yung posture ninyo. Okay? So, yung mga hands, yung fingers natin, dapat round hand yan. Pag tumugtog, hindi nakapilantik yung iba. Dapat nakaposition pa rin. Okay. Ang chords na gagamitin natin ay root position lang muna. So, pag nagsesearch kayo sa Google or sa net internet, meron siyang mga iba-ibang position. So, naka-inverted na yung ibang chords doon. Pero, ang gagamitin natin lang, lahat ng chords ngayon ay root position. Kung ano yung chord, nag-start siya sa C. Kung C chord yan, mag-start siya sa C. Mag-start siya sa F, kung F chord yan. Okay, so ulitin natin. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ang gagamitin natin sa chord, ito yung number 1, number 3, and number 5 lang muna. Okay, so hindi pa pwedeng 1, 2, 3, yan ang tutugtog, hindi. 1, 3, and 5, yan po ang tutugtog sa chords natin ngayon, root position. Okay? So, paano natin ngayon tutugtigin ng bawat song? Ako, pakitugtog nga po yung Twinkle Twinkle Little Star. Ready? Patingin nga po, right hand lang muna. Patingin mo. Ah, sige, kaya ba both hands? Ah, sige, try natin. Ready? Go! Very good, Ate Kate. Paulit nga po, Ate Allen, para mas na makita ko. Sige nga po, pakiulit, Ate. O, mag-move. Dapat yung number 5 sa G. Aba. Ay. Sorry. Medyo nalilito ako sa fingering eh. Ulit. Okay.
So, yung left hand din, dapat combined na yan, ha? So, ganito po, Ate Allen. Ito po yung assignment niyo po ngayon sa akin. Para si Ate Kate naman po ang matitira na. So, ang ating pong keyboard ngayon, pakitugtog po ito every day. Mag-meet po tayo, Ate Allen, sa Tuesday ng 7 o'clock po ng gabi, no? Tuesday, Thursday. At ito po ay dapat mas master na po ng finger ninyo yung pagtugtog ng Twinkle Twinkle Little Star. Okay? Kailangan po sabihin niyo sa habang tinutugtog niyo C C G G A A G tapos balik F F E E D D C and both hands dapat magsabay na po yan. Okay po? Ang kailangan po ninyo diyan ate kay dapat maging independent yung mga fingers kasi so dapat magsabay na po yung left and right pagdating natin sa Tuesday. So, kailangan pong practice. Okay po? Ate, tanong ko lang, kasi yung pag, di ba, pagdating sa, yung A, A, ta, ane, yung G, tapos, di ba, yung itong number 5 na finger na sa G, sa pagdating sa A, ia-atras lang, ganun. I-extend yun lang po yung ano, number 5. And then babalik ko siya sa G. Babalik na. Ah, okay. Medyo doon ako nalilito sa pag ano eh, pagka naka ano na. Opo, ganun din po sa left. I-extend yun lang yung number 1 and then ibabalik niya uli sa G. Ah, okay po, okay po. Ah, sige po, ayun po yung assignment ko. Okay. So, sa Tuesday po, kita tayo Ate Allen ha. At saka, yung inyo pong assignment sa vocalizing, yung bang sa diaphragm tone. Okay. God bless po, Ate Allen. Okay. God bless po. Okay po. Kain na po kayo. Okay, sige. Ate Kate, bali, pakitugtog nga po yung, kasama na po ba sa inyo yung Mary Hadalita Lam? Sige nga po. Pakitugtog nga po. Hindi ko po memorize. Sige po. Wala po ba kayong kopya? Hanapin ko po. Sabi natin yung kopya. Nasaan ko kasi? iPad. Saan? Ay, pangasukin. Ayaw pala. Ito. May E. E. E po. Same position din po. No? Ha? Ganito din po yung position. Sa E po sige siya nag-start. Sa, yes. Move sa F. Isa naman po. Number one finger sa F. Number one finger. Yan. Ito po. Ganun din. Number five sa F. Yan. Ganito po. Oh. Nakamute po kayo. Hindi ko po marinig. Nawawala po. Okay, ulit. Sige po. Hindi. Ah, sige po. Go. Naririnig po ba? Yan. Okay, cool. Okay, good. Very good. So, yung pong fingers ninyo, independent na siya. Okay, nagpa-practice po kayo.
This time, major chords ay gagawin na po natin. At ito po yung assignment ko po sa inyo ngayon. Pero aralin muna natin yung major chords. So, major chords, lalagyan po natin ang formula. So, para pagka kahit wala po ako sa tabi ninyo, malalaman niyo po kung paano hanapin yung kasamahan ng chords na yan. So, pag-usapan na po natin dito, hindi single tone. Yung Twinkle Twinkle Little Star, single tone po yan, ano? Yan ay melody, C, G, G, A, G. Pero pag tinawag natin chords or triad, it's composed of three or more tones sounded together, sabay-sabay. Okay, kaya kapag ka pumindot po tayo, ang formula po niyan ay root for semitone, ST, semitone ang tawag doon, and three semitone. So, ibig sabihin yon, itong root, kahit anong chord yan, halimbawa C chord, yan yung root, C. Tapos magbibilang po kayo, katulad dito, C, ito yung C. Magbibilang kayo, 1, 2, 3, 4. Yun yung first, 4 semitone, kaya E. And then magbibilang uli kayo ng 3 semitone, 1, 2, 3. Kaya ang C chord is composed of C, E, and G. Okay po. So, pakipindot nga po yan. Yes. Sige nga po ulit. C. Yan. C-E-G. Tapos 1, 3, 5 ang pagtutugtog niyan. 1, 3, 5. Sabay. Again, four times. Go. 1, 2, 3, 4. Ayan, okay. So, yan po ang C chord. Okay? So, gawin nyo nga po ang D. D. Pakipindot nga po ang D. Okay, mag-count po kayo ng 4 semitone and 3 semitone. Ano po ang composition ng D chord? Ito po. Okay. Okay. So, ano-ano po magkasama sa D chord? Sharp Ano po? D. A. D, F sharp A. Yan. Okay, good. So, yan po ang major chord. So, pakipindot nga po. 4 times ulit. Go. Okay. This time, E. Bilang po uli kayo. Root, 4 semitone, 3 semitone. E, Okay, ano po ang E chord? E, G sharp, B. Very good. Sige po, pakipindot 4 times. Okay, ano yung ginagamit niyo po? 1, 3, 5 po ba? Yung Ha? gitna. Ito po, Ayan. what? O, parang ang tumutunog, One. ayan, ito pumipindot, number 2 finger. 1, 3, 5. Opo. One, Yan. three. Yan. Okay. Sa F naman tayo. F chord. F. Root, 4 semitone, 3 semitone. Yung F po, F. A sharp. C Pakibilang sharp. po ulit. Pakibilang po ulit. Root, 4 semitone, 3 semitone. F F. A A. FAC. Very good. Yan. O, 1, 3, 5 fingers. Natutugtog. 1, 3, 5. Okay, 4 times. Go. Okay, and G chord. Root, 4 semitone, 3 semitone. Ano po? G B D. Okay, 4 times. And then
A chord. Root, cross semitone, three semitone. C sharp, E. Okay, four times. Yeah. Okay, this time B. B chord. E. B. D sharp, F sharp. Yan. Okay. So, forward lang po yung finger para maabot niyo yung F sharp. Yan. One, three, five pa rin, ha? Okay, four times. Go. Okay. So, ngayon, ang papractice niyo po ay ang C, F, G. C chord. Hindi nga po, C chord. Okay po, four times. And then F. Four times. And G. Yan. Okay, so paki-practice po yan sa bago tayo mag-meet. Kailan po tayo mag-meet ulit? Thursday po. Pero yung sa Tuesday, Thursday ko po, 8 to 5 po ako, pwede po ako ng maaga po. Ano po? Sa Tuesday, Thursday po, 8 to 5 po ako. Pwede pong morning na lang po. Mga ano dito, 5 a.m. dito. Po, 9 po dyan. Okay. Tinitingnan ko yung aking. Okay. Nine po, ano? Tuesday, Thursday, nine. Okay po. So magkikita Opo, po pero tayo ni. 9 po dyan sa Pinas. Ba't hindi ko marinig masyado? Okay, pakilakas po. Ano po? 8 to 5 po ako ng Tuesday, Thursday. Bali, kung morning po dito, mga 5 a.m. po, tapos 9 a.m. po sa Pinas dyan. Okay po ba yan? So ano Morning pong po. schedule niyo po? 8 to 5, 8 to 5 po ako. So Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. Opo, 8 to 5. So kailan po So, tayo kailan pwede? po tayo? Pwede po akong 5 a.m. dito, tapos 9 a.m. po dyan. Ah, oh, okay. Ah. 9 Morning. So hindi po kayo pwede ng 9 a.m. po dito kasi naka-duty po ako. kasi meron po akong music workshop pagka 9 to 12 dito. So nag-offer po ako sa church ng 9 to 12. Ngayon po, hindi ko lang maintindihan bakit hindi ko kayo marinig. Yan. Kasalita nga po kayo. Hello po. Ah. Hindi ko Mahina. lang. Hello. Ang lakas po ng ulan dito Hello. eh. Kaya naka-earphone po ako pero hindi ko marinig. Naririnig. Po, ano naming headset na? Yung. Eto po. Yan. Naririnig Yan. niyo po? Huh? Sige nga po. Hello po. Sige Naririnig po. niyo na po ako? Sige po. Naririnig niyo na po? Yan na, Wait lang hello. po. Mag-headset na lang ako. Ganit ka dyan. Dito. Okay, sige po. Ganito. Hello? Yan, Hello po? sige po.
Yan, yan. Okay, Karinig na yan. po. Mas lumakas na po kayo. Okay, ganito po. Okay. Ibig sabihin, Ate Kate, hindi ka na pwede ng 9 to 10. Opo. Hindi, okay. Kasi, opo. Ang kailangan po natin, so, ibig sabihin, 5 o'clock, hindi ka, makaka-uwi ka na? 5 o'clock po ako mag-out. So, mga 6 po, ganun. Before 6. 6 po Okay. dito. 6. Okay. Sige. Pwede ka ba ng Tuesday 6? Apo, 6 p.m. Okay. po dito. Oo. Tapos Apo. 6 ng Friday. Apo, okay lang po. Okay. So 6. Yan, sige. Susulat ko na para litong-lito na ako kahapon pa sa mga schedule. So, 6. Hindi po kasi tayo pareho na oras. Oo nga, naku. Sa totoo lang, Opo. hirap na hirap ako dun eh. So, si kay Tuesday 6. Okay. 6 p.m. po dito. Okay. 6 p.m. ka. Okay. At Friday. Yes po. Okay. Tapos, etong oras na to. Okay na to. Apo, okay po. Okay. So, yan. Yan na ang final nating oras, no? Tapos, mag-voice pa tayo. Kaso, pag pumasok na naman yung isa, sino pa yung isa kong... Si Ate Annie. Annie ba? Si Ate Annie kasi naputol kami kahapon. Naka-blackout ako eh. Pero wala akong makita sa kanya. Hindi ko rin siya maturuan kasi wala akong nakikita. Paano ako malalaman kung tama yung ginagawa niya, no? So, nag-stop kami kasi wala talaga sayang yung panahon. Kaya maitutuloy namin ngayon. Kaya depende kung pagpasok niya, tuloy-tuloy lang po tayo. Okay, so ang practice nyo po, take note or jot it down, CFG chord. Okay, four Okay po. times. Halimbawa, C, 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 F, 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 and G, 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 G. So, dapat yan tuloy-tuloy. Ulitin mo ng ulitin hanggang at dapat tama yung timing din. Okay, hindi pwedeng mabilis. Tapos, paglipat mo, C, 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 F, 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 GGGG, hindi pwede yun. Dapat kung gaano ka kabilis maglipat, ganun din yung timing mo. Pero pag hindi ka pa mabilis maglipat, bagalan lang muna. Hanggang, dapat parang yung tiktak ng relo, hindi ka malulilate doon kahit lumipat ka, maglipat mo ng cord. Okay? So, yun po yung gagamitin natin na parang pagpa-practice ngayon, CFG chord. Okay, pagka medyo na bobor ka na sa C, gawin mo na yung D. D chord. D, G, A. Sabi mo nga, D, G, A. D, G, dog. D, G, A. D, G, A. D, G, A. Dog. D, G, A po. D, dog. G, D, G, chords po ha, chords, chords, D chord, D, G flat, A, F sharp, apo, yan, okay, ang principle natin sa music, pag ang pangalan ay sharp, sharp all throughout. Pag flat, flat all throughout. So ngayon, hindi pa tayo gagamit ng flat. So lahat ng tawag natin dyan muna ay sharp. Okay, so D, F sharp, A, and then G. G chord. And then A. Yan. So, yan po yung papraktisin nyo. 4 counts each. And repeat ng repeat. Okay? Tapos tama ang timing.
So, alam mo, D, A, at mag-end sa D. Yan po yung ending natin. Pero hanggat hindi Mag-start mag-end, po ako naman. D pa rin. Start D, D, end to D. B, F, G, A, B, C, C, D. F, G. Ito po ang set. C, F, G. Yan lang po. Ah, okay po. CFG muna. F. And then G. Again, C. Pugihin po. C. Yan. And then, kunwari hinto na, bagsak sa C. Yan. So, ibig sabihin, ending na yan. Okay. Sa DGA naman, DGA. Tapa? Sambagsak sa D. Yan. Okay. So, hindi lang to repetition po, ha. Dapat hanggang ma-master niyo po yan. Kung pwedeng 1 minute each set. DGA, 1 minute na ganun. Pagkatapos ng 1 minute, saka ka mag-end sa D or sa C. Okay po? Yan. So, yan po yung ating keyboard class. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa voice. Yan. Okay. Pwede po ba kayong kumanta ng isang song? Kung ano na lang ma-open ko. Ito sa iPad. Pabalik naman yung Open na ko. kita mo pa. Karin na mo. Open na lang. Come you weary heart now to Jesus. Come you anxious soul now and see. There is perfect love and comfort for your tears. Rest here in his wondrous peace. Oh, the goodness of... Po Hello po. natin. Yan, ganta po uli kayo. Sorry, naputol. Okay po. Okay. Come you weary heart now to Jesus. Come you anxious soul now and see. There is perfect love and comfort for your tears. Rest here in his wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus, satisfied he is all that I need. May it become what may, now I rest all my days in the goodness of Jesus. Pwede mo ko ba yan? Okay, sige, thank you. Okay, hindi ko po alam yung kanta, pero ang maganda po doon, naintindihan ko po yung mga words po ninyo. Though meron pong ibang hindi, pero at least, naintindihan ko po yung mga words po ninyo. Ang pagkanta kasi hindi lang yung ganda ng boses. Dapat
ma-communicate po natin yung message ng song. Kung meron po kayong mapapansin or meron na kayo narinig na mag-comment, ay, ang ganda ng boses, pero ano nga ba yung kinanta niya? Hindi ko naintindihan. Yun, di ba, no? So, sayang, ganda ng boses, pero hindi naman naintindihan. Kaya ang goal po natin, ma-i-transfer natin yung message eh. So, kahit gano'ng kaganda ang boses, kung hindi naman na-communicate talaga yung pinaka-message, sayang. Ang pinaka-dapat nating goal, mapaabot natin yung message. Hindi lang ma-amaze sila sa kung anong ganda ng boses natin. Okay, so yun yung mahalaga, yung marinig nila at maintindihan yung pinakamensahe ng kinakanta natin. Okay, so pag kumanta tayo, ayan, ang kailangan po nating alalahanin ay ang mga tips na ito. Okay, so i-review pa lang naman natin ito. Alam ko ay alam nyo na po ang mga ito. Naalala nyo pa po ba? Kasama ba kayo nung ano to? So, i-review-review lang po Opo. natin. Ha? Kaya pag kumanta tayo, ito yung mga tone. Maging aware tayo sa mga tone at pwede natin gamitin. Pero ito pong throaty tone, yan po yung pinakamahirap na makasanayan. Kasi pwedeng ikasira ng boses. Kaya napapakus yung iba. Kaya yung iba nagkakaroon ng nodes sa vocal. Excuse me, vocal folds nila. Kasi nagagasgas yung vocal cords dahil throaty nga. So, paano malalaman kung throaty, kung naninigas yung leeg? Kung merong litid nang lumalabas dito. At pagkatapos kumanta or magsalita, ang sakit ng lalamunan parang may lingwa, parang may sugat. Yan po ang throaty. Yun. So, yan po ang iwasan natin, no? Yung sigaw, yan, throaty yan. So, masakit po yan pagkatapos yung sumigaw, di ba? Pag nag-king cheering squad kayo, member, nako, yan ang masyadong throaty talaga. Kaya dapat ay iwasan ito pag kumakanta. Hindi rin maganda yung tono or yung quality ng voice pag throaty. Pagka alam nyo nang gamitin yung tamang pagkanta, ay yung dapat talaga ang maitama, yung throaty na ito. So, meron tayong tinatawag din na nasal tone. Tama po yung tone na yan. Though, hindi po sa lahat ng tono dapat or lahat ng sound ninyo nasal. Okay, so paano ma-check yung nasal tone? Sige nga po, pakipinch yung nose at sabihin nyo, pinggan. Again, Yan, sabihin nyo, plato. nato. Yan, nasal po yan. So, ibig sabihin, gawin yung clear yung plato. Dapat hindi siya nasal. Plato. Yan. Okay. So, gawin niyo pong nasal yung plato. Plato. Gawin niyo pong hindi nasal. Plato. Yan. Okay. So, pakitanggal pong pagpindot sa ilong. Nakita niyo po, kaya niyo siyang gawing nasal. Kaya niyo siyang gawing hindi. Kaya, kung alam nyo gawin yung nasal tone, i-correct nyo po yun na hindi dapat i-sound ang nasal tone kapag ka hindi siya M, N, at saka NG. Yan po yung mga nasal tone lang. Kaya yung pinggan, natural. Pero pag sinabi mo plato, oo pa rin yung plato. E tingnan nyo, ito nasal tone to. Itong pagsasalita ko, nasal yan. Pero, mas, yan. Di ba dapat clear siya? Pero dahil nasal tone, ang concentration ko nandito sa upper. Yan. Nasal. Pero, pag ginawa ko siyang clear, dito naman ang concentration. Binababa ko para siya ay maging tama ang tono. So, si Ate Annie. Nandito na si Ate Annie. Yan. Okay. Si Ate Annie, hello Ate Annie. Ano po yung naputol nating lesson kahapon? Ano na po sa voice natin Yan, po. tamang-tama. Sakto. Buti nagtama tayo sa schedule natin. Okay, so ngayon. Oo. Oh, kahapon kasi nag-guitar po ba tayo? Tama ba, guitar? Opo. Yan, Opo. okay. Voice na tayo lahat. Tatlo, tatlo. Si Ate Kate din ngayon ay voice. Tapos na kami sa
keyboard kanina. Okay, so ngayon, pagka na-produce tayo ng tono natin, tama lang na nasal tayo kapag ka M, N, at NG. So, sabihin nyo nga po, pinch your nose, Baba. 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 Yan, sabihin nyo, Nanay. 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 Yan, dapat ngongo dyan, ha? Pero pag sinabi nyo, Nanay. Tatay. O dapat hindi nasal, gawin nyo Papa. Tatay. Papa. Yan, okay. So good, no? Tandaan nyo po yan, ha? Kaya nyo pong hindi inasal ang mga tono. Dapat clear po yung mga words niya. Okay? So yan po yung nasal tone at okay lang po yan. Chest tone, yan yung po yung mga mabababa ang tono. So, mababa. Sabi nyo nga po. Mababa. Yan. So, chest tone po yan. Ano? Lahat ko ng tono na mabababa ay chest tone po yan. Pero pag sinabi nyo pong high tone, gawin nyo nga po. High tone. Yan, okay. Ang concentration po nandito. Nararamdaman nyo ba? High. Gawin nyo nga po. Yan, no? Di ba? Nandito parang mayroong pressure dito, may pumipis na laga. Ay, diba? Parang dito, hindi dapat dito ang pressure, ha? Nandito. Kasi yung mga high tones, ginagamitan niya ng head tone, ang tawag po dyan, at ginagamit natin yung falsetto natin or false voice. Okay, so Italian word po yung falsetto, na ang ibig sabihin ay false voice. Hindi po yan natural tone natin or natural voice. Di ba ginagawa na? Sabi nyo nga, wow, wow, wow! Okay. Wow, wow, wow! Yan, ganyan ba kayo magsalita? Ang oh, ganda mo naman! O, di ba? Hindi naman. Di ba? Naka-falsetto ka, pag ganyan. O, yan. So, yun po yung head tone na tinatawag natin at ginagamit natin yung falsetto. Kasi hindi yan yung natural voice natin. Hindi yan yung speaking voice natin. Falsetto po ang tawag dyan. Okay? And lahat po ng tone na ito, sinusuportahan dapat yan ng diaphragm tone. Okay? So, mapapalakas mo yung sound mo, mapapahina mo kung ginagamitan mo yan ng diaphragm tone. So, yung mga magaling kumanta ng mahina tas lumalakas, yan ang magaling gumamit ng diaphragm tone. Kasi nakokontrol nila yung air papalabas. Hindi lahat na ibuka sa simula. Lahat ay controlled by the diaphragm. Okay? So, yan ang paaarali natin ngayon. So, yung ating pong diaphragm tone ay paano natin mahahasa muna yung diaphragm, paano siya gamitin. So, yung diaphragm is a sheet of muscle na nasa baba ng lungs. Okay? And tumutulong siya para mag-inhale ka, mag-exhale. Siya yung tumutulong sa lungs para mag-expand at mag-push ng air out. Okay? So, ngayon, gawin natin yung dog panting. Parang hingal na aso. Okay. Ang movement, dapat makita ko ang half body mo, Ate Kate. So, si Ate Ni, pakibaba pang ng konti yung palm para makita ko ang chan. Ang key niyan ay makita natin yung movement ng chan at ng shoulder. Dapat ang shoulder, relax, hindi yan tataas. Hindi. Hindi. Dapat andito sa chan. Okay? Dapat ang movement, yan. Dapat ang movement nandito. Kayo nga po. Ready? Go. Yan. Okay, good. Si Ate Kate. Tatingin nga, Ate Kate. Sige. Push. Push pa. Push. Not. Sige nga po, ate. Oh, dapat mag-move-move. Mag-move po yung chan. Ayan, okay, good. Oh, sige pa, dog panty.
Tatlo. Ay, apat. Eh nga po. Yan. Yan, okay. Dapat na, hindi ko na kayo marinig kasi malakas po yung ulan, pero kailangan, ang gagawin po ninyo, hangin lang yan, wala pang sound dyan, hangin lang yan. Okay? Habang lalabas yung hangin, dumidikit yung tiyan nyo. Yan, okay? Yan, okay. So ngayon, yung diaphragm ang tumutulong para ipush yung hangin palabas. Kaya magandang exercise yan para sa diaphragm. So gagawin niyo po yan every day, no? Tapos itong pagtawa. So paano ba yung tawa na para magamit yung diaphragm? So yung tawa, paisa-isa lang muna. Ha! Yun nga. Dapat, yeah, pinupush yung hangin palabas. Ha! Sige nga po. Ulit po. Ulit-ulit. Sige. Yan. Okay, good. So gawin natin tatlo. Go. Okay, gawin natin. Pause. Pause. Okay, kaya nga, go. Okay, so ingatan din po ninyo ha, yung pagha ninyo, pag masakit ang lalamunan, kailangan po uminom at yung pag-sound ninyo, ingatan nyo po na hindi sasakitan ng lalamunan. Again, go. Gawin yung buo. Yan. Yan. Okay, dapat push yung diaphragm. Yan. Okay, good. Yan. Okay, nakikita ko yung movement. Very good. So ngayon, eto naman yung 10 seconds. Ah, pakinggan ko nga kung gaano kayo kahaba. 10 seconds. I will count 1 to 10, then prolong the sound for 10 seconds. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cut. Okay, ba? Si Ate Ani, medyo parang sisiw ang 10 seconds, ha? Okay, si Ate Kate naman, kailangan niyo pong ano pa, sanayin na mas mahaba pa. Okay, gawin natin ulit 10 seconds. Ready? Huwag niyo pong ibuga sa simula pa lang yung kontrolin niyo. Okay, paglabas ng hangin. Ready? Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, naka-11 si Ate Annie. Si Ate Kate, itinatawa na lang. Okay, prolong niyo lang po ha. Okay, etong 10 seconds na ito, kailangan po nating practicein lagi kasi ine-expand ninyo yung capacity ng diaphragm to control the air going out. Okay? Kaya habang pahaba ng pahaba na mapoprolong yung air, ibig sabihin yung diaphragm natutulungan siyang i-practice paano niya i-control para hindi buga agad yung hangin sa simula pa lang. Kasi sasabihin ng brain, huwag mong ubusin pa. Kailangan maka 15 seconds pa ako. So yung diaphragm ngayon, poprolong niya, pipigilin niya yung paglabas ng hangin para maprolong niya for 15 seconds. Okay? So kailangan po makaabot kayo at least 15 seconds. Okay? Clear po ba yan? Yan po ang inyong magiging dapat practice in every day. Okay, so ngayon sa pagkanta po natin, ito yung mga assignment natin, no? Mamaya i-aayos pa natin, pero
Tandaan po natin yung key principles natin in singing, o sa music, muscles have memory. Pag mali yung paggamit natin ng diaphragm sa simula pa lang, mahirapan na tayong i-undo yan. Kaya dapat muscle yan, kailangan ma-memorize na yung tama. Okay? Kaya yung tatlong ito, dog panting, laughing, and yung 15 seconds, kailangan diaphragm tone po yan, ha? Galangan ginagamit natin yung diaphragm natin. Hindi tataas ang shoulder. Ang diaphragm ang gagana. So, muscles have memory and practice makes permanent. Kaya dapat ang practicein mo tama kasi magpa-permanente yan. So, kapag mali ang practice nyo, nako, mahirapan na tayo i-correct yan later. Kaya, every practice time, dapat tama kung ginagawa natin. Okay, so ito ay mga five things to remember every time you are singing. Okay, so number one, proper posture. Ano ba yung mga proper posture in singing? So kailangan, mataas man o mababa yung kanta, kailangan level lang po yung ating ulo. Hindi pag mataas, gaganon mo, pag mababa, gaganon mo. Okay? So hindi po nakakatulong yon. Kundi nakakahirap pa dun sa voice kasi dapat malawang po yung part na to eh. So pag gumaganon, edi, kaya gumaganon, sumisikip po siya. Eh dapat pag kumakanta po tayo, level lang. No? Mataas man yan, mababa man, level lang. And then next, yung ating katawan, naka-straight body tayo, kaya yung chest natin, automatic yan nakataan. Pero pagka hindi ka straight body, nakaganyan ka, tapos chest ha, gaganon ka pa. So, sabi-sabi nakakuba ka. Okay? So, kapag nag-inhale tayo, hindi yan tataas, inhale. Inhale, mali po yan. Okay? So, dapat pag nag-inhale tayo, ang mag-expand yung chan. Hindi itong chest. Okay? So, dapat ang ating shoulder naka-relax. Hindi pag nag-inhale, inhale, mali po yan. Mali. Dapat relax lang yan. Inhale, yan, ang lumaki ay yung chan, hindi yung tumaas yung shoulder. Dapat relax lang po yan. And, lagi pong straight yung body. Pero hindi naninigas na straight, no? Parang robot na lang pag hindi gano'n, no? Straight lang. Alam mo, naka-straight body ka, pero relax. You can move freely, pero straight yung body. Okay, so ulitin natin how to check. Yan. Hands. Taas yung kamay. And then, ganun nyo. Yan. Yan ang straight body nyo. Yan. Pagka gumanong kayo, ibig sabihin ng muhukot kayo, ha? So, yan. Yan ang straight body ninyo. Dapat masanay po yan. Pagka hindi kayo sanay, mahirap sa simula. Pero, i-break nyo yung habit na humuhukot pala kayo. Kaya dapat. Yan. Para smart tingnan, ha? So, medyo hukot po yung iba sa atin, kaya i-correct na po natin posture natin. And pagka nakatayo tayo, feet apart. Okay? Kasi yan ang tumutulong para maging balance ang body natin. Pagka naka-feet together, pwede kayo matumba kahit na hindi pa kayo nag-move. Pero pag naka-feet apart, one foot forward, yan po na tumutulong sa body natin para maging balance. Okay? Kahit anong movement mo, makakabalance yung body natin. Okay? And yan po ay posture pa lang, wala pang sound. Kaya dapat yan, laging naka-check. Naka-checklist yan pag kumakanta tayo. So, ang number two naman ay proper breathing and dapat kinagamit natin yung diaphragm. So, yan yung every session natin ang lagi nating i-warm up. Okay? So, yan po yung kanina nating ginagawa o ginawa na. And number three, ito ngayon yung drop dapat yung jaw. Okay, kasi pag nakadrop yung jaw, automatic open ang throat. Okay, so para matest natin kung nakadrop yung jaw at naka-open yung mouth, kasi pwede nyo sabihin, open na po yung mouth ko. Ayan, oh, nagsasalita ako, nag-open naman. Naintindihan nyo ba? Malinaw ba? Ayan. Pero, ino-open ko naman eh. Ayan, ganyan yung iba, no? Para bang okay na. So, dapat pag kumakanta, exaggerated dapat kasi ang mga words. Dahil pag kinanta yan, may tono, minsan hindi yan maiintindihan. Pero pag exaggerated yung words,
Halimbawa, ordinary people. Yeah, narinig niyo ba yung L ko? People. Kesa people. People lang narinig niyo, sinound ko sa loob ko yung L. Pero pag people, may small a sa dulo yung L, yun dapat ang pag pronounce pag kumakanta. Okay? So, every time you sing, dapat nakadrop yung jaw. So, eto po, awakan niyo po ito. Dapat pag sinabi niyo yung A, nakalubog yan. A. A. E. 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 I. 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 O. O. U. 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 Dapat pag umangat yan, ibig sabihin hindi nakadrop yung jaw niyo. Okay, again, A. A. E. 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 I. 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 Oh, pagdating sa I, pero I. I. Pagbaba pa rin yung I. I. O. O. U. 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 Dapat pababa yung jaw pang U. Okay, so pag kumakanta tayo, dapat conscious tayo na nakabuka yung bibig by dropping yung jaw. Okay, so pa-practice niyo 'yan. E I O U na hindi yan aangat. Sige nga, gawin nga natin. A E I O U. Walang angat. Go. A E O U. Kaya pag umaangat 'yan, ibig sabihin na yung position ng jaw ay kailangan i-correct. A E I E O U. O yung I mo, umaangat na 'yan pag I. I, 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 O, U, O, U. Ayan, again. A, A, E, I, O, U, O, U. Ayan, okay. So gagawin niyo po yan para maging conscious kayo na nakadrop yung jaw ninyo pag kumakanta kayo. Kasi may mga vowels tayo sa mga kanta, right? So mahalaga, kapag ito lang vowel na to na ginagawa natin, no, nakadapat, nakadrop yung jaw. So, hindi pa pwede pag kumakata kayo, nakaganyan lang ang bibig nyo. Diba? Dapat nakadrop. A. Mapa-E, mapa-I, mapa-O, mapa-U. A, E, I, O, U. Dapat drop yung jaw. Para open yung throat. And mailabas yung voice ninyo. Okay? And next, dapat eyebrow up and cheekbone up. Okay? Eyebrow up and cheekbone up. Yan. Dapat pag kumakanta, lalo na pag high notes, nakakatulong yung technique na yan para mas ma-hit natin yung high at the same time, mas hindi hirap na makita tayong kahit ang taas nun, parang easy lang. Kasi nga, yung mukha natin, eh, nakaganon, no? Kesa yung ang taas-taas, tapos hirap na hirap. Para, pati nanonood, nahihirapan din sa iyo. No, parang, alam na nga nilang hirap, nadagdagan pa ng facial expression mong hirap. No, so, kapag ka, kumakata tayo, mataas man ang mababa, or lalo na pag matataas yung tono, eyebrow up, yan. Ay, kita ba? Hindi ko na kayo makita pag wala nang salamit. Eyebrow up, tapos cheekbone up. The cheekbone and eyebrow. Okay? So, kapag kumakanta ta, Amazing Grace, how sweet the sound. Yeah. So, nakakatulong. Okay? So, yan po yung dapat sa masanay natin. And fifth, yan, express your song through your hands and face. Okay, sige, kahapon eh, may pinakanta ako ng happy birthday. Sino ba may birthday ngayong month of June? Sino po? Happy birthday si Mama. Ayan. O, oh, sige. Sino ba may birthday? Sino may birthday? Mama ni Kate. Mama ni Kate. Ayan, si Mama Kate. Okay. Mama ni Kate. O, gawin natin. Kanta muna tayo ng happy birthday na malungkot ang mukha. Walang tatawa, walang ngiti. Kantahin natin yung happy birthday. Ready? Sing.
Happy birthday to you. Nangingiti. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Okay. This time, gawin naman natin siya o katayin naman natin yung happy birthday na masaya. Masaya yung muka. Okay. Sige. Kantahan natin ng may birthday. Nandiyan pa si mama mo, Kate? Opo. Ah, sige, kantahan natin. Ha? Happy birthday. Ready? Sing! Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang hirap pala, no? Pag ganitong virtual, hindi tayo magkasabay-sabay. Happy birthday po! God bless you po! Thank you po! Yeah. Okay, so happy birthday po, tita. So, atin pong makita ngayon ang difference. Pag kinanta natin yung song na malungkot sa muka, yung voice natin affected, medyo malamya rin. Kahit na happy yung song, pagka ganito lang mukha natin, happy birthday to you. Diba? Parang dry. Walang buhay. Pero pagka happy birthday to you, ang dinagdag ko lang dyan yung smile ko. Diba? Nagkaroon ng buhay. Sumaya yung tono mo. Sumaya yung boses mo. Okay? So yung facial expression, nakaka-add ng buhay doon sa pag-awok. Kaya parang, ay, nahihiya ako pagka medyo nag-express ka. Hindi. Ang gagawin natin dito sa 5 tips na ito in singing, ma-enhance yung pag-awit natin kay God. Mabigay natin yung best natin para mas ma-communicate natin yung message na gusto nating marinig ng mga tao. At the same time, ina-express natin to kay God as a worship. Kaya, every time na kumakanta tayo, oo, naka-checklist din sa atin para mabigay natin yung best. Hindi para mapansin na magaling ako sa lahat. Tandaan niyo po yan. Rebuke yourself when you are thinking about yourself, when you are worshiping God and doing these things. Okay, every time you're singing, always think about God. It's all about Him. Okay? So when we are singing, when we are playing keyboard or even guitar, playing instruments, tandaan po natin, we are not impressing people of how good we are. But we are praising God and let the people draw near to God through the music that you are making. Okay, so yan po ang lagi nating goal. Okay, so I hope na itong 5 tips na yan, lagi nyong iisipin yan every time na kayo ay kakanta. Pero, ang tandaan po natin dito, pag-enhance po ito ng ating talents and gifts na in-entrust natin ng Panginoon. Kaya, lahat po ng ito, kailangan lang i-apply natin para lalo pang magkumanda po yung ating paglilingkod sa Panginoon. Okay po ba yun? So ngayon, pipili po kayo ng kanta na pwede nyong kantahin. Next meeting, sa pagkikita uli natin, kailangan po yung alam na alam yung kanta. Tapos, kung meron kayo makikitang YouTube noon, pakisend sa PM, private message na lang, WhatsApp, no? Para maging familiar din ako sa mga songs ninyo. Okay po? At pagka kumanta kayo, ito na, next meeting, pag nag-meet tayo, una ang gagawin nyo kakanta. Tapos, ito, titingnan ko itong mga tips na ito kung ginawa at gagawin nyo. Okay? Tapos, yung ginawa natin kaninang exercises sa tone, diaphragm tone, yan po yung papraktisin ninyo. 15 seconds yun sa inyo, ha?
Dapat makayanan nyo ang 15 seconds. So next meeting, iti-check po natin yan. And magkakaroon tayo ng mga vocalizations na next meeting natin. Okay, so si Ate Kate, meron tayong bagong schedule, Ate Kate. Hindi ka na pwede ng 9, no? Tama? Pero Saturday pwede ka. And the, ang oras na natin, Tuesday, 6 p.m. Friday, 6 p.m. Ha? Okay. Si Ate Anif, magkikita tayo tuwing, kailan po kayo Ate Anif? MWF po. Ha? MWF. Pwede pa mag, ano, TTH po. Or, sige, MWF na lang po. Ano na lang, yun na lang. Okay. Di ba po, Ate Ani, Monday, 2 to 3 kayo, tama? Opa. Tama po. At tsaka, kasi opa po, meron akong appointment ng Tuesday na, na may Glorious Hope po akong inaatinan. So, virtual din po ito. At ito po ay every Tuesday. And then, pagka Wednesday, may prayer meeting po kami. Yan. Kaya, sige po, may kukomit yung Tuesday ko ng ganong oras. Kaya, okay lang po ba, Ate Ani, kayo ay 2 to 3 sa Monday, and then apa. Thursday, and Friday. Tama po ba? Apa. Yan. Okay. So, yun po yung, yun na po ang ating final na schedule para hindi ko ako masyado. Ito po, si Ate Kate po, napagbigyan natin ng 10 kasi tapos na po ako ng 6 p.m. Tapos na yung Glorious. So, nainatinan ko kaya pwede akong tumuloy. Yan. Kaya napagbigyan natin si Ate Kate ng Tuesday. Pero before that, yung sinasabi ko natin 2 to 3, paabutat ko ako ng Glorious. So, kaya pasensya okay na lang po, Ate Ania. Baka sabi mo, okay, paborito ko si Ate Kate. Wala akong paborito, ha? Wala. Joke lang. Intindihan ko pa. Okay. So, yan po ang ating lesson for today. And I hope na magawa niyo yung mga assignments ninyo para pagdating po ng susunod nating meeting, pagka nakita ko po yung mga progress ninyo individually, kaya gusto ko po individual sana para mas makita ko pa kayo ng ma-address ko po immediately kaysa pag dalawang sabay, medyo titignan ko yung isa, tapos yung isa naman, tapos ikaw muna, tapos ikaw. Yun po yung disadvantage ng ganitong dalawa. Pero okay lang naman pong nagsabay kayo kasi nag-abot talaga eh. Nag-over-overlap po. Itong nagsimula kanina, nag-over-overlap talaga. Kaya okay lang po nag-combine tayo, pero I hope sa mga susunod natin itong next week ay mas ma-maximize natin yung oras na kayo lang po para ma-address ko kaagad kung anong dapat i-correct pa sa mga techniques po ninyo in singing and in playing instrument. Yes. Okay. Question po. Meron po ko yung question? Wala po naman. Okay na po. Okay. So, pakisend po sa akin yung link ng mga songs po ninyo ha para pag kinanta nyo po okay sa akin next meeting, familiar po ako doon sa song. Okay, ang mahalaga, maintindihan ko yung lyrics. Ano po pala? Buong song po ba yun? Ay, kahit po yung verse chorus lang. Okay pa. Ah, sige pa. Yeah. Salamat. Okay, sige. Pray po muna tayo. Ate Kate, close us in prayer. Before let us pray. Lord, maraming salamat po sa bagong oras na ito na pinagkalugin po sa amin para po makapag-practice po kami ng voice at ng instrument. Lord, maraming salamat po sa ginamit niyo po si Ate Cynthia para po maturuan po kami. And sana po yung mga natutunan po namin ngayon is ma-apply po namin at ma-practice po namin para each meeting po is makikita po namin yung improvement po namin, Lord. At wala pong ibang mag-base kundi po kayo lamang po, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. 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 Yes. Okay. God bless you po. Happy birthday uli kay mami. Salamat po. Ikain niyo po ako, ha. Ikain niyo po ako. Nakita ko handa. Lumpia.
Opo. Ipapadala mo dyan. Ah, wow. Hintayin ko. Hindi, joke lang. Okay. Sige po. Okay, salamat po. Bye-bye po. See you. Bye-bye. Next meeting. Bye. Bye. Record. Yan. Okay. Tapos share screen. Thank you po for reminding me. Nawala na sa isip ko. Okay. So, ang atin pong pag-aaralan ay kahon na pagkat sinert yung kahon. Pero, mas sanay po akong tawagin siyang beat box. Kasi box talaga siya na iyong binibit. Kaya, pagka sinert yung mga beat box, ito yung bibig ang beatbox na ma-search sa internet. Pero sa akin, either kahon or beatbox, pag sinabi ko beatbox, ito po yung tinutukoy ko ha. Kasi yung iba technical, ay kahon yan. Eh, tawag ko dyan beatbox. O at least nagkakaunawaan po tayo ha. Yung beatbox sa akin, yan yung kahon. Okay po. So yan po ang itsura ng beatbox. Okay? At meron naman po kayong pag-aari ng beatbox, di ba po? So alam niyo na po yan. At merong parts ang beatbox. Kahon. Una yung snare. So pakibasa nga po, ano ba yung snare? Snare, double snares give a clean and airy sizzle. The upper corners are easily raised to give the classic kahon slap crack sound. Okay. So, kung meron kayong snare dyan sana, papaitap ko dyan. At may marinig kayo na parang pagkaganon, maganon. Yun po yung snare string, no? Nilalagay po dyan sa loob nan, sa likod ng plywood na yan. Para talagang ang tunog pa rin niya, parang snare sa drum set. Yan. Okay, so yun po yan. At medyo, hindi nakascrew ng mahigpit yan. Para talagang, ano yun, tumunog yun. Mayroong space. Yan. Yun po yung pagkakagawa dyan. And then, yung part ng baba, the middle part, ano po yan, ang yan po ay base. Base po. Base part po yan. So, yan po yung medyo mababa ang tunog. Round. Yan. Okay. And yung sound hole. Yan. Dyan po lumalabas yung sound. Though, di syempre dito po sa front, no? Kasi yan tinatap. Pero, mas lalo pa, halimbawa yung mga mic, yan po medyo nakatutok para mapick yung sound nung kahon or beatbox. Okay po. Ngayon, ang ating two-tone sa kahon ay tinatawag nating slap tone or high slap tone. Yan po yung snare. At tatawagin po natin siyang tack. Pag sinabi nating tack, yun yung snare part. Ang itatap natin. Tapos, yung bass tone, yan yung tog. Pag sinabi nating tog, ang itatap ninyo yung nando sa mid area na bass. Yung mid tone. Yan. Okay. So, sabi dito, mid-tone which is achieved mostly with the tips of the fingers while the hand is in a long cupping form. Ganyan. Sa bass po yan. So kapag katinap natin yung beatbox, ito po at nakakup. Bass po yan sa bass. Pero pagka slap tone or yung snare, achieved with the tips of the fingers on the top edge of the kahon. Okay, hindi siya nakaganon, kundi ginaganon lang natin. Okay po, yan po yung pagkakaiba. Paano nyo itatap ang bass at yung snare? Ang bass, nakaganon. Okay? Nakakap. Okay po, so, ang position naman natin, tandaan po natin itong principle na ito na paulit-ulit natin sinasabi na sa music, ayon kay Chris and Carol Beatty, ang key principle sa music ay number one, pakibasa po. Muscles have memory. Okay. Kapag ka tayo po ay kumikilos, may mga muscles po sa ating katawan, ano, at ang mga fingers natin may mga muscles, mamememorize po niya yung ginagawa niyong lagi. Okay? Kaya kahit pikit mata minsan, alam mo na kung ano gagawin mo. Yan, nami-memorize kasi ng muscles yung paggamit sa kanya. Yan.
Okay, so yan ang dapat na matanda natin para gawin natin yung tama kasi na-memorize yun ng muscle. Meron tayong times na hindi na natin iniisip pero ginagawa na natin dahil na-memorize nga ng muscle yung routine niya. Yan, okay. And then number two principle, pakibasa po. Practice makes permanent. Yan, so hindi po perfect. Kasi sometimes when we practice and we practice it wrong, then in the end, it's not perfect. Nag-practice ka lang, practice ka ng practice, pero mali naman. So, hindi perfect yung ending. Kaya, na permanent yung pinapractice mo. Tama man yan o mali, na permanente yan. At yan po yung pinakamahirap kong hinahandle na mga tinuturuan kapag ka meron na silang nakasanayan kasi yun yung practice nila. Ang hirap kong i-undo kasi yun yung nasanayan na nila. Kaya parang, straight body, as maya-maya is slouch yun. Straight body, mamaya-maya gaganan naman. Kasi nasanayan na sila na pag tumugtog sila, ganun ang tsura nila, ganun ang habit niya na form. Kaya practice makes permanent. Kaya ingatan natin na pag nagpa-practice tayo, tama. Kasi magiging permanent yun eh. Yan. Okay po. Kaya yung two principles na po na yan, lagi po nating tatandaan para gawin natin yung tama na. Kasi magiging permanent yan, mame-memorize pa yan ng mga muscles natin. Okay po. So sa pagtugtog natin ng beatbox man yan o pagkanta, si ano man pong instrument natin, tayo po ang mag-a-apply nitong two principles na ito. Kaya dapat pag tumutugtog po tayo, pakibasa po. Posture. Make sure you are sitting with your back straight for the most part. Not hunched over but relax. Okay. So pay dapat attention. Okay. Sandali lang po. Ipopost ko lang po yun. Yung part na yan, dapat lagi pong nakastraight yung back ninyo. Yan. Pag tumugtog, hindi lagi nakaganyan tapos tugtog. Tingnan niyo po yung nakaposition. Straight yung body. Kahit abutin niya yung base, straight pa rin. Kasi, eto yung susunod. Pakibasa po. Paying close attention to this particularly in the beginning will greatly help your playing technique, speed, and agility, and will also reduce fatigue and back pain. Yan, okay. Health-wise, talagang hindi po kayo magkakaroon ng back pain kasi pagka nakaslouch kayo, yung spine niyo gumaganyan, no? And later, mamaya-maya masakit na kasi hindi tama yung posture. Kaya yan po ang pag tumutugtog kayo, nandyan man ako na nanonood o wala, may tao man sa tabi niyo o wala, dapat straight yung body. Lagi po niyong papalalahanan na straight ang body. So, para maalala niyo po yan lagi, so, isipin niyo po na ang posture dapat every time na tumutugtog, straight body ang unang i-correct niyo. Okay? S, straight body. Tandaan niyo po yun, straight body. Straight body. Eh. Yan. Kahit po nakikinig kayo ngayon, dapat straight ang body. Yan, kasi muscles have muscles have brain, ano yan? Muscles have, tingin po kayo sa screen. Yan. And practice makes permanent. Yan. Kaya tandaan nyo po, pag hindi nyo po ito ginagawa lagi, kahit wala kayo sa beatbox, mape-permanent din po yan. Okay? Kaya dapat lagi nyo i-practice po yan kasi magiging permanent at mame-memorize ng muscle. Okay, so when you practice, yan, pakibasa po. You will advance greatly if you repeat the same exercises on a daily basis. Yan. Take time on each thing that you are working on. Mm-hmm. Once you feel you are comfortable on those techniques, move on to new ones. Okay, so meron po tayong ituturo na mga dapat nyong gawin. So dapat ma-master nyo po muna tapos saka tayo mag-go on.
sa mga susunod. Kaya, yan po ang malaking tulong sa pagpapractice po ninyo. At ang pinakamaganda po niyan, exercise yan daily para talagang maging master po ninyo yung pinagawa ninyo. Lalo na sa pagbibit. No? Okay, yung steady beat kailangan. Kasi ang kayo po, ang heartbeat or tama, heartbeat ng team. Pag binilisan nyo, bibilis silang lahat. Pag binagalan nyo, babagalan nila lahat. Kayo ang nagsiset ng tempo. Kaya pwede nyo laruin yun eh. Pag pinabilis nyo, tahabol sila sa inyo. Pag binagalan nyo, nadadrag din sila. Kaya nasa inyo po yung heartbeat ng music. Kaya dapat steady ang beat po ninyo. Okay, so ito po yung magtutulong sa atin para maging steady ang beat natin. And this is a metronome. So, practicing with a metronome will greatly improve your accuracy in timing and speed. So, makakakita po kayo sa internet yan. Pwede nyo pong i-download sa cellphone. Tapos, pwede nyo po yan sabayan. May speed po yan. Na, sa apps? Opo. Anong? Search nyo metronome po, metronome. Okay. Yan. At, gaganan lang po yan. Nagsiset siya ng speed. Pagka 60, ibig sabihin nun, 60 Mbps. Eh, Mbp. Tama ba? Minute. Basta po, yung 60 niya, tak, parang second. Tak. Pagka nag-70, medyo mas mabilis. Pag 80, pag 90, pag 100, yan, bumibilis na yan. Dapat, yung beat nyo, ma-set nyo doon. Dapat tumatama kayo doon sa beat na yun. Yun po yung metronome. Maganda po yan na lagi nyong masabayan para maging steady yung beat nyo. Kasi sometimes, ang mga drummer, mga beatbox player, minsan bumibilis sila o minsan bumabagal in the middle of the song. Yan. Kaya yan po yung babantayan natin. Para ma-set yung habit, ma-set yung speed na accurate siya at steady, metronome muna tayo lagi. Sabayan natin ang metronome. So, develop your speed. So, take your time to develop your speed a measured way. So, una muna 60, pag-alam mo muna, and then magagawin natin 70, 80, and so forth para unti-unti, hindi ka agad mabilisan, tapos mali-mali naman. Yun po. Mapapermanent yung mali-mali. Yan. So, yun po yung ingatan natin. Okay. So, dito, aralin po natin ang pagbabasa ng nota. Anong oras na po ba? Lagpas na po ako, no? Pero, tapusin lang po natin, no? Ito pong whole note ay kailangan po nating mabasa para po, pagka nakita nyo yung nota, kahit hindi nyo po ako tanungin, hindi nyo ako tawagan, alam nyo basahin yung tutugtugin nyo through that note. Okay? So, pag nakakita kayo na parang donut, yan, that is what we call whole note in music, and it lasts for 4 counts. So, you will prolong the sound for 4 counts. So, pat. Okay? Pero gagawin natin siyang clap. Okay? So, yung ta, kaklap kayo sa ta, prolong it for 4 counts. Kaya, magaganon tayo sa 4 counts, okay? So, yan ang whole note, 4 counts. Gawin nyo nga po, 4 whole notes. Kayo nga po, ready, go. Ta. Isa pa, apat po na whole note. Ah, apat na ulit siya. Apa? Four. Okay. Yung kasama yung sa ta, isa na yun? Isa na po yun. Okay. Ta. Ta.
Yan. Yung tayo po yung unang count. 1, 2, 3, 4. Yan. Okay, yan po ang whole note, 4 counts. Ang half note, pagka ang whole note, nagkaroon ng stem. Okay, tawag po dyan stem, no? Yan, sa music stem po ang tawag dyan. Ang tawag po dyan half note. At ito ay naglalast for 2 counts. Yung sound niya, 2 counts. So, So, 1, 2. 1, 2. Okay? Sige, palakpak nyo po 4 half notes. Ready? Okay, so yan ang tinatawag nating half note po. Ang quarter note, ang pinakamadali sa lahat kasi every count. One count kasi siya. So, bawat count. Okay, 4 quarter notes. Pakiklap nga po. Yan. So, yan ang pinakamadali sa lahat. Pero, ito pong 8th note. O, tingnan niyo po ha, ang whole note. Excuse me po. Ang whole note ay parang donut. Ang half note, kapag ka ang whole note, nagkaroon ng stem. Half note. Yan. And then, pag ang half note, nagkaroon ng shade sa loob, that is quarter note. 1 count. Pagka ang quarter note, nagkaroon ng flag. Yan, nakita niyo po yung flag ang tawag po niyan sa music. That is 8th note. Okay? How many counts yan? Half count lang. So, in 1 count, dapat makadalawa ka. Even okay. Count. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, in 1 count, kaya ang word niya, lali. Dali, dali, dali. Okay? So, magka-clap ka ng dalawa sa isang count. So, 1, 2, 3, 4. Okay, kayo nga po. 4 counts. Ready? Lali, lali. Ready, go. 1, 2, 3, 4. Very good. Okay, 4 counts, quarter note. 4 quarter notes. Pakipalakpak po. Ta. Saan yan? Oh. Ito po, quarter note. One count po. 1 count. Ta. 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 Yan, very good. Ang half note po, 4 na half note. Ta. A. Ta. A. Ta. A. Ta. Okay, and 4 whole notes. Ta, a, a. Ta, a, a, a. Ta, a, a, a. Ta, a, a, a. Okay, this time, ang 8th note. 4 counts. 8th note. Lali. Lali, lali. Oh. Ito lang po, lali. Papalakpak kayo sa lali. Hindi lali, hindi. Lali, lali, lali. Sige, go. Lali, lali, lali. Papalakpak po kayo, lali. Hindi sa lali, lali. Dapat lali, lali. Dalawang palakpak sa, isang palakpak sa lali. Dalawang palakpak sa isang count. Sa word nyong lali, dapat pumapalakpak kayo sa la tsaka sa li. Ah, okay. Lali. Lali. Good. Lali. Yan. Lali. Yan. Good. And, eto na ngayon, 16th note. 2 flags na po siya at 1/4 count. So, paano yun? In 1 count, dapat maka-4 ka. So, la tatita. La tatat. Ito yung magka-count. Paano ba ito? Lat, ito yung counting. 1, 2, 3, go. Latatita, 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 latatita. Yan. So, papalakpak doon.
Lata tita, lata tita, lata tita, lata tita. Yan. Kaya nga. Tita, lata tita, lata tita, lata tita. Papalakpak kayo sa bawat word or bawat syllable. Lata tita, lata tita, lata tita, lata tita. Okay ka po? Ah, mabilis siya. Lata tita, lata tita, lata tita, lata tita, lata tita. Ah, okay. Apat na palakpak siya. Lata tita, lata tita, lata tita, lata tita, lata tita, lata tita, lata tita. Apat. Apat sa isang count. Okay, dapat steady yung beat. Hindi, lata tita, lata tita, lata tita. Hindi, ang count natin, 1, 2, 3, go. Lata tita, lata tita, lata tita, lata tita. Yan, walang pause. Kasi one four count in one count. Yan, okay. Isa pa nga po, 4 counts. Lata tita. Lata tita, lata tita, lata tita, lata tita, lata tita. Yan, very good. Okay, nag-improve na po. 8 note, 4 counts. 8 note. 8 note. Ito po yung 8 note, 4 counts, lali. Lali, lali, lali. Lali, 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 lali. Oh, walang pause. 1, 2, 3. Ganyan ang beat. Lali, 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 lali. Yan, okay. Quarter note, 4 quarter notes, go. Ta, ta, ta. Yan, okay. So, yan po ang different kinds of notes paano basahin. Kasi, ito na po yung kasunod natin gagawin. Babasahin natin ito. O, kayo po, ipapalakpak nyo po yan. So, unang line. Ready? You clap yung 4 whole notes na yan. Ready, go. You clap apat it. Na beses na? Opo. Ilang whole notes po nakikita nyo? 4. Dapat steady yung beat. Okay. Okay, sige po. Go. Ta-a-a-a. 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 O, ganyan po kay kabilis, ha? Ganyan ang bisis nyo, ha? Kasi pag naglata tita kayo, ganyan kabilis yan. Mm-hmm. So, bagalan nyo lang po. Ah, 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 ta. Ah, okay, ulitin nyo po. Ito lang ang beat natin. 1, 2, 3, go. Ta, ah, 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 ta, ah, huwag mong bilisan. Slow down. Slow sige, down. Ulit. Ito po ang beat natin. 1, 2, 3, go. Ta, ah, ah, ah. Ta, yan, okay, ganyan din ang beat natin sa second line pero ta a ta a. Okay, you clap every note, ready, go. Ta a 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 ta a. Okay, good. Ngayon, ito naman pong quarter note. So, pinakamadali sa lahat kasi you will clap in every count. The same beat. 1, 2, 3, and go. Ta, 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 ta. Okay, very good. Okay, this time naman, yung 8 counts or 8 note, 1/2 count. Lali. Kung ito ang rhythm, 1, 2, 3, lali, 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 lali. Okay? Dali. Clap the notes. Ready?
Go. Lali. Lali. Oops. Naging one count na. Ang lali natin, dapat half count. So, sa isang count, dapat nakadalawa ka. Lali. 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 In every count, nakadalawang palakpak po kayo. Hindi. Ah, okay. Lali. La. No. Naging ta na yan. Quarter note na yan. Dapat lali. 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 Okay, sige. Ikaw po. Lali, 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 lali. Okay, good. And the last line ay ang tinatawag nating eight notes. So, in one count, dapat naka-apat. Latatita, 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 latatita. Pero dito po sa dulo, nakita nyo po may tuldok. May double bar. Ang ibig sabihin po niyan, end. End bar. Pero pag may nakita kayong tuldok, ang tawag po dyan, double bar o repeat mark. So, ibig sabihin niyan, pagka nag-start kayo dito hanggang dito, i-repeat nyo ulit mula dito hanggang doon. Yan po ibig sabihin ng repeat mark. Okay, sige po. So, ibig sabihin, dalawang ulit po yan. Okay? Okay. Ah, sige po, go. Latatita, 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 latat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paambit natin. 1, 2, 3, 4. Go. Latatita, 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 latatita. Latatita, 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 latatita. Yan, okay. So, kapag ka na-master nyo po yan, ang dapat po nating mabit ngayon ay tinatawag nating quadruple. Okay. Medyo... Quadruple. Okay. Quadruple meters. Ibig sabihin ng quad, four. So, four counts. One. Magbibilang po tayo ng four. One, two, three, four. One, two. Ganun po siya. Four counts. Ngayon, basa, wag muna po ninyong basahin yung tog-tak, tog-tog-tak, no? Ang basahin po natin itong nota. Yan ay ta, ta, lali, ta, 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 lali, ta. Nakuha niyo po yung lali natin at yung ta. One count each yan. Ito. Ta. One. In lali. Ta. Ta. Lali. Ta. 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 Lali. Ta. Okay. Palakpak niyo nga po. Ready? Go. Ta. Ta. Lali. Ta. Oh. Hindi po lali. Yan. Quarter note. Eighth note po yan. Lali. Iba po yung ta. 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 Lali. Ta. 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 Lali. Ta. Yan. Half count po yung lali. Lali. Ta. Ta. Yan yung bawat count. Ta. Ta. Pero yung lali. Lali. Ta. Lali. Ta. Lali, 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 lali. Okay. Okay, ulit po. Number one. Ta, ta, lali, lali, ta. Ta, ta, lali, lali, ta. Ala, nasa na yung lali, lali dyan? Ta, ta, lali, ta. Tingnan niyo yung nota. Lali. Ito, lali, tas ta. Okay. Tas ta, ta, lali, lali. Ta. Yan. Ah, sige nga po. Ta, ta, lali, ta. Ta, ta, lali, ta.
Yan, okay. Yung pagpalak lang, palakpak lang po dapat la, ta, lalita. Ta, ta, lalita. Yung lali, dapat lali. Yan. Lalita. Okay. Ta, ta, lalita. Yan, okay. So, yan po yung pagbabasa ng nota. Okay? Kaya pa? Sige. Number two, try po natin. O, babasahin ko po ha. Ta, lali, ta, lali, ta. Okay po. Ta, lali, ta. Sorry. Yung ta, lali, palakpak. Lali. Okay. Ta, lali, ta. Ta, ta. Lalita. Ta. Very good. Ayan. Okay. Improving. Ayan. Okay. Next. Number three. Basahin ko po ha. Lalita. Ta. Lali. Lalita. Ta. Lali. Okay po. Basahin niyo po. Lalita. Oh, lalita. Palakpak po. Lali. Lalita. Ta. Lali. Lalita. Ta. Lali. Yan. Ang galing. Lali. Ay, hindi. Latatita pala yan. Okay. And number four. Lali. Lali. Lalita. Lali. Lali. Lalita. Okay po. Lali, lali, lalita. Lali, lali, lalita. Yan, okay. Wala po kasi kayo beatbox, pero dapat oh. Kasi yung tog sa bass, tog, tak, tog, tog, tak. Tog, tak, tog, tog, tak. Yan, ganun po ang pagbabasa niyan. Binabasa natin yung nota, nilalagyan natin ng syllable na tog. Tapos yun yung tutugtog.